Matapos malaman ni na Lucas, Valdemar at Asante ang nangyari sa kanilang pamilya, ay nagdesisyon na muna si Lucas na magpakalayo-layo na lang muna. Alam niya naman kung lalaban sila sa mga iyon ay kakayanin na nila. Pero hindi siya sigurado kung kakayanin ba nilang paslangin ang sarili nilang pamilya. Gaya nga nang sinabi sa kanila ni Apong Abukay na maaari silang mabuhay nang walang hanggan. Pero kung may magtangkang pumatay sa kanila, ay maaari pa rin silang mamatay. Sinabi ni Valdemar na susugurin na nila ang bahay na tinitirhan ng kanilang ina na si Gertrude. Pero pinigilan sila ni Lucas dahil masyado pang maaga para magharap-harap sila. At alam niyang marami ang mga nakapaligid doon na mga hukbo ng pamayanan. At baka madisgrasya lang ang kanyang dalawang anak. Kahit pasabihin may kakaibang kakayanan ang mga ito, ay ayaw niya pa rin isugal ang buhay ng dalawang anak. Kahit nagpupuyo sa galit ang dalawa at gustong gusto ng sumugod, ay wala pa rin itong nagawa kundi ang sumunod sa ama noong sabihing aalis na sila. Mahabang mga araw ang kanilang ginugol sa paglalakbay. Itinanim ni Lucas sa isipan ng kanyang mga anak na huwag sanayin na pumaslang ng mga tao para gawing pagkain. Pwede naman silang mabuhay sa pagkain ng sariwang dugo at laman ng mga hayop. Sa dalawang bata ay tanging si Valdemar lang ang sumusunod sa habilin ng ama. Dahil ang kapatid nitong si Asante ay palihim na nagtutungo sa malayong pamayanan ng mga tao para mambiktima. Anim na taon pa ang lumipas. At napanatili pa rin nilang lihim sa mga tao ang kanilang kinalalagyan. Sa anim na taon na lumipas na iyon, ay patuloy na nagmamatyag si Lucas sa mga nagiging kaganapan sa pamayanan na kanilang pinanggalingan kung saan naroon nakatira ang kanyang asawa at dalawa niya pang mga anak. May mga araw na lumilipas na hindi siya umuwi sa pinagtataguan nila dahil naroon siya sa pamayanan at nagmamanman. Sa mga taong lumipas na iyon, ay marami nang nagbago sa pamayanan. Nagkaroon na ito ng marami pang hukbo kung saan patuloy ang pagsasanay sa pakikipaglaban. Napag-alaman din ni Lucas na sila ang pinaghahandaang tugisin kaya nagsasanay ng maraming hukbo. Maging ang mga anak niyang si Santori at si Davos ay mga halimaw na rin ang turing nito sa kanila. Isang hapon, naroon si Lucas sa may gilid ng pamayanan at nagpapanggap na isang pulubi. At hindi niya inakala na matagal na rin pala siyang binabantayan ng mga hukbo ng mga lupon. At alam na pala ng mga ito na siya iyong matandang pulubi na madalas nakatambay sa di kalayuan. Laking gulat niya nang mapansing na paligiran na siya ng mga hukbo. Biglaan ang mga pangyayari kaya hindi na rin siya nakagalaw pa. May mga naghagis na rin sa kanya ng lambat at talagang tuluyan na siyang naikupo. Sinubukan niya pang pumiglas pero napahinto din siya noong marinig ang isang boses ng lalaki na nagsalita. Lucas! Lucas, aking ama! Maligayang pagbabalik! Salamat! At hindi mo na kami pinahirapan pang tugisin ka. Santori? Ako nga ito, ama. Magbabayad kayo sa mga buhay na pinaslang nyo kasama ang mga matatandang lupon ng pamayanan. Santori, anak, ipinagtanggol lang namin ng kapatid mo ang buhay nila dahil ayaw din nilang maging alay. Lucas, 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 kahit ano pang sabihin mo, lumabag pa rin kayo sa ating batas. Isang karangalan ang maging alay para sa kapakanan ng ating pamayanan.
Pero itinuro mo kina Baldimore at Asante na isa iyong parusa sa kanila, kaya naisipan nilang lumaban. Anak, nasabi mo lang yan kasi hindi mo sila anak. Dalhin na yan dun sa kulungan at bantayan ng mabuti. Sigaw naman ni Santori sa kanyang mga tauhan. Hindi na nakapanlaban pa si Lucas dahil sa dami ng nakatali sa kanya. Itinali siya ng nakapadipa sa nakapakros na kahoy habang may tali ang dalawang kamay at magkahiwalay din ang pagkakatali ng kanyang mga paa. Kinaumagahan ay dinala siya sa gitna ng pamayanan kung saan nakatutok ang araw. Hindi magkamayaw sa pagsigaw si Lucas dahil sa sakit na nararamdaman. Nasa harap niya ang dalawang anak na lalaki na sina Davos at Santori. Binabati kita kapatid dahil sa pagkahuli mo sa ating lapastangang ama. Ngayon, pagbabayaran niya ang paglabag sa batas natin. Ano ama? Handa ka na bang sabihin sa amin kung saan nagtatago ang mga magagaling naming kapatid na sina Baldimore at Asante? Sumagot naman si Lucas. Pabayaan niyo na sila. Namumuhay sila ng mapayapa at hindi nang gagambala ng ibang tao. Anong sinabi mo? Sabay malakas na sampal sa kanya ni Davos. Namumuhay ng mapayapa? Kalat na kalat ang balita sa ibang lugar na may umaataking nilalang. At madalas, isang babae na hindi taga roon ang nakikita nila bago ang mga pag-atake. Sa tingin ko wala kang kaalam-alam sa ginagawa ni Asante Ama. Kaya wala kang karapatan na magmalinis na hindi sila gumagambala sa iba. At kahit pa hindi sila manggambala sa iba, ay may pananagutan sila sa batas ng ating pamayanan. Kaya kailangan nila iyong pagbayaran ng kanilang buhay. Kaya ituro mo na ang kanilang kinalalagyan. Pumikit at tiniis ang hapdi ng sikat ng araw sa buo niyang katawan. Kinahapunan ay nagpulong-pulong ang buong pamayanan kung ano ang gagawin kay Lucas. Sinabi ni Gertrude na lahat ng kapamilya noong matatandang pinunong lupon na pinatay nila Lucas, Baldimore at Asante ay magsama-sama at bibigyan ng pagkakataon na humiwa sa katawan ni Lucas hanggang sa mapaamin ito kung nasaan ang dalawa pa nitong mga anak. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya inilagay na si Lucas sa gitna ng kanilang bulwagan na parabang nagdaraos ang lahat ng taong naroon dahil masaya ang mga mukha nila. Kanya-kanya ding dala ng mga punyal na ipanghihiwa. Pagsapit ng oras na lumubog na ang araw ay nagsimula na ang seremonya ng pagpaparusa. Isa-isa nang nagsilapitan ang mga taong may mga dalang punyal at humiwa sa bahagi ng katawan ni Lucas kung saan nila banda maibigan. Sa bawat 15 minuto ay may dalawang hihiwa para mas maging maganda at masaya daw ang selebrasyon. Nagkaroon na rin ng pagsasalo-salo at inuman ang buong pamayanan habang isinasagawa ang pagpaparusa kay Lucas. Hanggang sa sumapit na nga ang hating gabi at tapos na ang paghihiwa ng lahat ng kapamilya ng mga pinaslang na lupon ng pamayanan. Lumapit si Santori sa kanyang ama at nagsalita. Ano ama? Handa ka na bang sabihin ang kinaroroonan ng mga mahal naming kapatid? Nagsalita naman si Lucas. Patayin niyo na ako! Hindi ko ipagkakanulo ang mga kapatid niyo. Hindi gaya ninyo. Nalansi lang kayo ng mga namumuno ng pamayanan. Nakalimutan niyo na ang ibig sabihin ng pamilya. Tumawa naman sina Santori at Davos. Alam mo ama, ang pamilya namin ay iyong mabubuting tao na sumusunod sa tamang batas. Hindi iyong mga halimaw na pumapatay ng tao. Sila ba na yan?
sumigaw na ang mga taong nasa gilid na nakamasid lang kay Lucas. Nagtipon-tipon na ang marami ng kahoy sa pinagtalian ni Lucas at saka na iyon binuhusan ng langis at sinindihan. Noong una ay tiniis na ni Lucas ang init at hapdi noong apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang balat at laman. Hanggang sa hindi niya na nga matiis ang sakit at napasigaw na siya ng sobrang lakas. Sa sobrang lakas ng sigaw na iyon ay umeko hanggang sa ikapitong bundok at narinig iyon ni na Asante at Baldimore. Nagsalita bigla si Asante. Kuya, si Ama yun, di ba? Oo, tinig ni Ama yun. Nasaan ba siya? Sumagot naman si Baldimore. Ang alam ko, pumupunta siya sa pamayanan natin kapag umaalis siya dito. Tara, hanapin natin baka ano nang nangyari sa kanya. Dali-dali na ngang umalis ang dalawa at tinungo ang lokasyon ng pamayanan. Pasikat pa lang ang araw noong makarating sila. Pagkarating nila doon ay hindi sila agad pumasok sa pamayanan. Nagsiakyat muna sila sa mataas na puno upang hanapin ang kanilang ama. At nakita nila ang isang sunog na katawan na naroon sa may gitna ng pamayanan at sunog na ito. Napaiyak na lang si Asante. Magbabayad sila, kuya! Mabilis itong tumalon pababa para lumusob sa pamayanan. Bago pa makasunod si Baldimore, ay nakita niyang napakaraming mga hukbo ang nakakubli sa bawat kubo na naroon at nag-aabang sa pagdating nila. Asante! Huwag! Nakaabang sila! Tila hindi siya narinig ng kapatid dahil tuloy-tuloy na ito sa pagsalakay. Pagkapasok lang nito sa may bukana, ay hindi na bababa sa 10 mga tama ng palaso ang tumarak sa katawan nito. Pero dahil sa pagiging nilalang ng dilim, ay binaliwala niya lang iyon. Dahil sa sobrang galit, ay hindi na rin napansin ni Asante na sumisikat na ang araw at siguradong manghihina siya kapag natamaan siya ng liwanag noon. Nagsilusob na ang lahat kay Asante. Umulan na rin ng sibat na ibinabato sa kanya. Mabilis pa rin ang kilos niya sa simula at marami na siyang napatay sa mga hukbo ng pamayanan. Hanggang sa ang kaharap niya na ay iyong mga malalakas na mandirigma kasama sila Santori at Davos. Parang wala na sa kontrol ang atake ni Asante at nagagawa ng makipagsabayan sa kanya ng mga nakakatandang kapatid. Hanggang sa narinig niyang magsalita ang isang malamyos na boses. Asante, anak, maligayang pagbabalik. Itigil mo na ang pakikipaglaban. Gustong gusto ka na mayakap ni Mama. Biglang napahinto sa pag-atake si Asante at napatitig sa ina. Mama, ikaw ba talaga yan? Oo, anak. Habang hindi siya nakatingin, kila Davos at Santori ay mabilis naman ang pagsaksak na ginawa ng dalawa sa kanilang kapatid na si Asante. Mama! Sigaw pa nito. Sumagot naman ang ina. Katulad ka rin ng iyong ama. Mahinang nilalang at madaling malinlang na mga patibong. Napalugmok na nga lang sa lupa si Asante habang hawak-hawak ng dalawang nakakatandang kapatid ang sibat na nakatusok pa rin sa katawan nito. Habang abala pa si Asante sa pakikipaglaban, ay agad na din palang sumunod si Baldimore para sana pigilan ang kapatid. Pero agad na rin siya sinalubong ng iba pang mga hukbo. Kaya naging abala na siya sa pakikipaglaban habang naroon pa lang siya sa labas ng bukana ng pamayanan. Hanggang sa nakita niyang napalugmok ang kanyang bunsong kapatid sa lupa at nakatarak
ang sibat ng dalawa nilang kuya at naroon nakangiti ang kanilang ina na si Gertrude. Tila nawala na rin ang natitirang kabaitan sa puso ni Baltimor at nagdilim na ang kanyang paningin. Kumumpas ito sa hangin at tinawag ang lahat ng ulap sa kalangitan at sa katinipon sa may gitna ng pamayanan. Sa 6 na taon na pagtatago sa kabundukan, ay makailang beses na rin niya palang tinawag ang hari ng kadiliman upang magpaturo ng karagdagang kaalaman at natutunan niya ng kontrolin ang hangin, nginig ng lupa, apoy, maging ang tubig. Kaya noong nakita niyang humandusay na sa lupa si Asante, ay tinipon niya ang makapal na lupa upang takpan ang sinag ng araw at dumilim na nga ang buong kapaligiran. Nagsimula na rin ang malalakas na pagkulog at maraming pagtama ng kidlat sa kung saan saan. Umuuga na rin ang lupa. Nagsitakbuhan na ang ibang mga mandirigma. Iyong mga sumalubong naman sa kanya ay dinaanan niya lang sabay ang isang mabilis na pagdaan ng matalim na kuko sa leeg ng mga ito, hanggang sa makalapit na rin siya sa kanyang dalawang mga kuya. Kinalimutan niyo na talaga kami! Anak, halika, payakap si Mama. Hindi mo na ako malalansi dyan! Mabilis niyang tinakbo ang ina para sana saksakin ang leeg gamit ng pinatulis na kamay. Pero mabilis namang humarang sina Santori at Dabos at nakatutok ang sibat sa kanya. Mabilis niya namang itinangilid ang kanyang katawan at sabay isinaksak ang dalawang kamay sa katawan nila Santori at Dabos, sabay hugot ng puso ng mga ito papalabas. Hindi na ang mga iyon nakagalaw at naistatwa na lang sa kinakatayuan at dahan-dahan ng humandusay sa lupa. Anak! Wag! Dahan-dahan siyang lumapit sa ina at sinabing, saglit lang kami nahiwalay sa inyo, pero kaaway na kaagad ang turing niyo sa amin. Kaya ngayon, malalaman niyo kung gaano kami kasamang kalaban. Sabay isinaksak na niya ang halos 1 pulgada ng kanyang dalawang daliri sa mata ng kanyang ina. Pumalaaw iyon sa sobrang sakit at nabulag na ng tuluyan. Pinasan na ni Baltimor ang wala ng buhay na katawan ni Asante at dinala sa lugar na kanilang pinagtatago ang kuweba at doon niya rin ito ginawan ng puntod. Mula sa panahong iyon ay nagdesisyon na si Baltimor na mamuhay sa kagubatan at malayo sa mga tao para hindi siya mahikayat na mang biktima ng mga inosenteng tao. Wakas! Sa mga interesado po na sumali sa program ng channel natin na Share Your Story and Earn Cash, ay ipadala nyo lang po ang inyong mga kwento sa email address na ilalagay ko sa videong ito. Puntahan nyo rin po ang community post ko o i-email nyo na lang ako para malaman kung papaano at magkano ang maaari nyong kitain. Hindi po iyon pa kompetisyon at hindi rin pa raffle. Kikita po kayo base sa views na naabot ng kwentong ibinahagi nyo sa loob ng 30 days. Ibinabahagi ko lang po ang channel ko sa inyo para kumita din kayo gamit ang sarili nyong kwento, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin na krisis. Okay po ba iyon? Inaanyayahan ko din po kayo na mag-subscribe sa isa ko pang channel na pambata. Ang pangalan po ng channel ay Batang Pinoy Stories. Kahit mag-subscribe lang po kayo, ay ipinagpapasalamat ko na po iyon ng malaki. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.